Manalangin po tayo. Aming mawaing Diyos Ama, nagpapasalamat kami para sa dakila at kamanghamanghang biyaya at pag-ibig na tinawag mo kami sa Ebanghelyo sa gitna ng napakaraming tao. Binayaran ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoong Hesukristo at niligtas kami mula sa walang hanggang pagkawasak. Paano nga namin masusuklian ang ganito kadakila at kahangahangang biyaya at pag-ibig sa pagdanak ng kanyang dugo para sa amin? Palagi nawang ipaalala sa amin ang biyaya at pag-ibig ng Panginoon at gumawa ng masigit pa upang mabuhay kami para sa Ebanghelyo at kalwalhatian ng Panginoon sa mundong ito. Isinasagawa po ngayon ang Summer Retreat. Ang Panginoon nawa ay sumaatin sa bawat session at ipakita ang kanyang gawain at kapangyarihan. Maging sa mga oras na ito, ang Ebanghelyo ng Panginoon ay pinatotohanan. Bigyan niyo po nawa ng karunungan, katalinuhan at kapangyarihan si Pastor Yohanry na nagpapatotoo sa salita upang ang mga kaluluwa ng lahat ng nakikinig sa salita ay maabot ang kaligtasan at tulungan silang gumawa. Ang Panginoon nawa ang tumulong sa lahat ng counseling at pangangaral. Tulungan ninyo po ang mga kaluluwa ng lahat ng dumadalo ng first batch na ito na makaabot sa kaligtasan at gumawa upang ang mga naligtas na mga banal ay malutas ang iba't ibang katanungan sa kanilang mga puso at makauwi ng may kagalakan. Samahan nawa kami ng banal na espiritu sa mga oras na ito at maliwanagan kami sa pamagitan ng salita ng Diyos. Taimtim kaming umaasa sa iyo na sasamahan at tutulungan kami ngayon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Hesukristo. Amen. Hanapin po nating sama-sama ang Kawikaan 24. Babasahin ko po ang verses 1 hanggang 22. Ito po yung Kawikaan chapter 24. Huwag kang maingit sa taong masasama, ni maghangad man na sila'y makasama, sapagkat ang kanilang puso ay nagbabalak ng karahasan at ang kanilang mga labi ay nagsasalita ng kalikuan. Sa pamagitan ng karunungan ay naitatayo ang bahay at naitatatag sa pamagitan ng kaunawaan. Napupuno ang mga silid sa pamagitan ng kalaman ng lahat ng mahalaga at kaaya-ayang kayamanan. Ang taong pantas ay mas makapangyarihan kaysa malakas at ang taong may kaalaman kaysa sa may kalakasan, sapagkat maari kang makidigma kapag may matalinong pamamatnubay at sa karamihan ng mga tagapayo ay mayroong tagumpay. Ang karunungan ay napakataas para sa isang hangal, hindi niya ibinubuka ang kanyang bibig sa may pintuang bayan. Siyang nagbabalak sa paggawa ng kasamaan ay tatawaging manggagawa ng kalokohan. Ang nagbabalak ng kahangalan ay kasalanan at ang mandilibak sa mga tao ay karumaldumal. Kung manlupaypay ka sa araw ng kahirapan, maliit ang iyong kalakasan. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Kung iyong sinasabi narito, hindi namin ito nalalaman, hindi ba niya alam ang sa mga puso'y tumitimbang? At siyang nagbabantay sa iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? At ang bawat tao, ayon sa gawa niya, ay di ba niya gagantihan? Anak ko, kumain ka ng pulot sapagkat ito'y mainam at matamis sa iyong panlasa ang tulo ng pulot pukyutan. Alamin mo na sa gayon sa iyo ang karunungan, kung ito'y iyong matatagpuan, mayroong kinabukasan at ang iyong pag-asa ay hindi mahihiwalay. Tulad sa masamang tao, ang tahanan ng matuwid ay huwag mong tambangan, huwag mong gawan ng dahas ang kanyang tahanan, sapagkat ang matuwid ay makapitong nabubuwal at bumabangon na naman, ngunit ang masama ay nabubuwal sa pamagitan ng kasakunaan. Kapag nabubuwal ang iyong kaaway ay huwag kang magalak at
huwag matuwa ang iyong puso sapagkat siya'y bumagsak. Baka ito'y makita ng Panginoon at ikagalit niya at kanyang alisin ang puot niya sa kanya. Huwag kang mayamot dahil sa gumagawa ng kasamaan at ang masamang tao ay huwag mong kainggitan. Sapagkat ang masamang tao'y walang bukas na haharapin at ang ilawan ng masama ay papatayin. Anak ko, sa Panginoon at sa hari ay matakot ka, sa mga pabago-bago ay huwag kang makisama, sapagkat biglang dumarating mula sa kanila ang kapahamakan at ang pagkawasak na nagmumula sa kanila ay sinong nakakaalam. Hanggang dito na lang po. Nagsimula na po yung unang batch ng retreat noong Biyernes. Nang tingnan ko po yung aking cellphone, 9,726 katao yung nakapag-register. Gayunpaman, sa tingin ko ay medyo mahirap pumunta dahil sa malakas ang ulan. Sa ngayon, yung first batch ng retreat ay ginaganap sa ilalim ng napakahirap na sitwasyon dahil sa malakas na ulan. Dahil ito yung panahon na matagal na nating ipinapangaral ang Ebanghelyo, umaasa ako na sama-sama nating matutunan ang salita habang nananalangin ng buong puso. Ngayon, gusto ko pong pag-usapan ang patungkol doon sa pamagat na Daan ng Tunay na Banal. Ito'y nakatuon doon sa Kawikaan chapter 24 verses 1 hanggang 22. Kung babasahin nating mabuti yung Kawikaan 24, malalaman natin kung ano ang nararanasan at kung paano dapat mamuhay ang mga Kristiyano. Masasabing ang buhay ng isang Kristiyano ay nakabuod dito. Doon sa verse 1, yung salitang kang ay tumutukoy sa anak. Sa verse 13, ito ay nagsasabing anak ko. Sa verse 21, anak ko, ang sinasabi niya ngayon sa kanyang anak. Dito, siya ay tinawag na anak. At dun sa verse 16, siya ay sinasabing isang matuwid na tao. Kaya yung anak ng Diyos at ang matuwid na tao ay makikita dito. Gayun din yung masasamang tao. Kaya't yung Kawikaan 24 ay mahusay na kasulatan na nagpapayo kung paano dapat mamuhay ang isang tunay na banal sa ganito at ganitong mga bagay sa kanilang buhay. Doon sa verse 1, huwag kang mainggit sa taong masasama. Makikita mo ang mga ganitong bagay na nangyayari. Gayun din, ang anak ng Diyos ay nakaranas din ng matinding mga kapighatian. Doon sa verse 10, sabi doon ay, kung manlupaypay ka sa araw ng kahirapan, maliit ang iyong kalakasan. Kung ang masama at matuwid ay lalakad ng mabuti, ito ay hindi problema. Maari na ang masasama ay umuunlad, ngunit ang matuwid ay dumadanas ng kapighatian at madinding pagdurusa. Kaya nga, ito po ay nakatala dito. Gayun din, habang nabubuhay tayo, maari tayong makatagpo ng mga kahirapan at kaaway sa parehong pagkakataon. Doon sa verse 17, kapag nabubuwal ang iyong kaaway. Ibig sabihin na habang nabubuhay tayo, yung mga banal ay maaring magkaroon ng mga kaaway. Gayun din, maaring magkaroon ng taksil na tila namumuhay ng buhay pananampalataya, ngunit ganap na tumalikod sa Diyos. Kaya nga dun sa verse 21, anak ko, sa Panginoon at sa hari ay matakot ka, sa mga pabago-bago ay huwag kang makisama. Gaya ng mga salitang ito, ang isang taong tila namumuhay sa pananampalataya ay maaring maging taksil at tumalikod sa Panginoon. Gayun din, kapag may nakilala akong gusto kong i-evangelize, may mga taong pakiramdam nila, naku, kailangan kong iligtas ang taong iyon. Makikita natin sa talata 11, iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Kung iyong sinasabi, narito, hindi namin ito nalalaman, hindi ba niya alam na ang sa mga puso'y tumitimbang? At siyang nagbabantay sa iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman at ang bawat tao ayon sa gawa niya, hindi ba niya gagantihan? Sa pagpapatuloy natin sa ating buhay, maiisip natin na kung kailangan talaga ng taong iyon ng tulong ko, siya ay isang taong dapat maligtas. Gayunpaman, kung pababayaan natin ang pagliligtas sa mga ligaw na kaluluwa, hindi ba tayo mananagot?
Sinasabi ng Biblia na tayo ay may pananagutan dito. Kaya kung babasahin natin yung Kawikaan 24, lahat ng bagay na kinakaharap ng mga banal sa kanilang buhay ay nakatala rito at kung paano dapat mamuhay ay nakatala rin ng detalyado dito. Kaya una sa lahat, sa Kawikaan 24, may ilang bagay na dapat nating malaman o dapat gawin. Ang hindi natin dapat gawin ay huwag maingit sa taong masasama. Sa verse 1 po yun, huwag kang maingit kapag nakikita mong maayos ang kalagayan ng masasamang tao. Sinasabi dun sa verse 10, kung manlupaypay ka sa araw ng kahirapan, maliit ang iyong kalakasan. Huwag kang panghinaan ng loob sa araw ng kabagabagan. Doon sa verse 17 naman, sabi, kapag nabubuwal ang iyong kaaway ay huwag kang magalak. Kung binubuli ako at tapos siya ay nabuwal, hindi ko dapat isipin na, oh, buti nga sa iyo. Narito yung apat na hindi dapat gawin at dapat na masikap nating gawin. Doon po sa verse 3, sa pamagitan ng karunungan ay naitatayo ang bahay at naitatatag sa pamagitan ng kaunawaan. Napupuno ang mga silid sa pamagitan ng kaalaman ng lahat ng mahalaga at kaaya-ayang kayamanan. Ang mga bahay ay itinatayong may karunungan. Kaya sa ating na naging mga anak ng Diyos ay kailangang magtayo tayo ng mabuti. Sinasabi ng Panginoon na dapat tayong magtayo ng bahay na mabuti. Kailangan natin magtayo ng bahay na may karunungan na nagmumula sa Diyos. Ngunit gaano kabuti kung mahukay natin ng mabuti ang lupa at makapagpatayo ng bahay na may magagandang hiyas. Ngunit kailangan nating mabuting magtayo ng isang bahay at ang pinakamagandang paraan na gawain ito ay ang iligtas sa mga taong hinihila tungo sa kamatayan. Sinasabi sa mga kawikaan na ang pagliligtas sa mga makasalanan ay ang pinakamahusay na paraan upang punuin ang isang bahay ng lahat ng uri ng mga hiyas. Kaya pag-isipan natin ito ng sandali sa ngayon. Una, mababasa natin doon sa Biblia. Ang sabi doon sa Biblia, huwag mong gagawin. Pag-isipan muna natin ito sa pamagitan ng apat na bagay na hindi dapat gawin ng mga Kristiyano. May apat na bagay na hindi dapat gawin ng isang Kristiyano. Makikita natin ito sa verse 1. Sabi, huwag kang maiinggit sa taong masasama ni maghangad man na sila'y makasama. Una, huwag kang maiinggit sa pag-unlad ng masama. Bakit ito sinabi ng Biblia? Ang ating henerasyon ay may pinakanakakaliton na henerasyon. Tayo ngayon ay nababalutan ng mga katibayan at tayo ay nasa panahon kung saan umaapaw yung impormasyon. Kaya nga hindi natin alam kung saan natin ilalagay yung pamantayan. Hindi natin alam kung gaano karaming maling kaalaman at impormasyon ang meron sa mundo. Kaya nga doon sa awit 19, sa araw-araw ay nagsasalita at gabi-gabi ay nagpapahayag ng kaalaman. Mayroong salita, ngunit ang ibig sabihin ay sa araw-araw ay nagsasalita. Paano tayo kinakausap ng araw? Ang araw ay nagsasalita sa araw at ang gabi ay nagbibigay ng kaalaman sa gabi. Gaya ng sinasabi ng mga awit 19, ang araw ay darating sa araw at ang araw ay muling darating sa susunod na araw. Ngunit ang araw ay naghahatid ng parehong bagay ng pantay-pantay sa susunod na araw. Yung gabi ay nagbibigay ng kaalaman sa gabi. Dahil ang gabi ay nakikipag-usap sa parehong bagay ng parehas sa susunod na gabi. Yung likas na ito ay hindi nagbabago. Kaya nga, pag-isipan natin. Mula nung pagbaha nung panahon ni Noe, yung gabi at araw ay patuloy na dumarating. Pagkatapos ng baha, nang makita ni Noe at ng kanyang pamilya ang araw at ang lahat ng bagay sa araw kumpara sa lahat ng bagay na nakikita natin, kahit ilang taon na yung lumipas, lahat ng bagay ay pareho.
at gabi-gabi ay nagpapahayag ng kaalaman. Matapos man ang isang gabi, darating din yung gabing iyon sa susunod na pagkakataon. Kaya nakikita natin ang parehong buwan na nakita rin ni Noe. Ngayon, kapag sumikat ang araw, lahat ng mga bagay sa lupa at lahat ng uri ng hayop at halaman na nakikita natin ay parehong mga bagay na nakita ng mga tao sa nakaraan o yung mga nauna sa atin. Sa madaling salita, ang likas na nilikha ng Diyos ay ating minamana at palaging ipinapasa sa kung ano ito. At ang kalikasan ay hindi nagbabago. Kaya naman, yung mga aso sa nakaraan at yung aso ngayon ay parehos lang. Gaano man katagal yung panahon na lumipas, ang mga aso ay tumatahol at sa parehong paraan at hindi nagbabago. Yung mga pusa, noon pa man ay nagsasabi na ng meow at ginagawa nila yung parehong bagay ngayon. Gayunpaman, dahil sa mga tao ay bumabagsak mula kay Adan, sila ay patuloy na lumalabas ng paulit-ulit, hindi po ba? Kapag naglalaro kami ng word chain, pumipila yung tao, tapos yung harapan, nagsasabi siya ng salita dun sa nasa likuran niya at ipapasa ito dun sa kasunod hanggang sa dulo. Sa oras na yon, malinaw na sinabi ng taong nasa harapan yung salita. Ngunit pagdating dun sa hulihan o dun sa likod, iba na ito. Tama po. Pagkatapos ng baha, sinabi ni Noe sa kanyang pamilya ang tungkol sa baha at sinabi niya sa kanyang mga inapo. Ngunit habang lumilipas ang taon, patuloy na nababago ang nilalaman ng kwento. Dahil ang mga tao ay madaling kapitan ng kamalian. Kahit na ang kaalaman ay ipinasa sa mga tao, ang nilalaman ay nagbabago ng paulit-ulit. Ang mundo ay nagbabago ng napakabilis. Kaya dahil tayo ay isinilang at nabuhay kay Adan, napakaraming bagay na sobrang baluktot na hindi tuwid ngayon. Tayo ay nabubuhay dun sa age of relativism. Sinasabi ng media na nabubuhay tayo sa isang postmodern age. Kaya kung susubukan nating mamuhay ayon sa pamantayan ng mundong ito, patuloy tayong malilito. Kaya nga sinasabi ng awit 19, sa araw-araw ay nagsasalita at gabi-gabi ay nagpapahayag ng kalaman. Ibig sabihin, ang likas ay hindi nagbabago. Habang pinag-uusapan natin ito, pinag-uusapan natin yung salita ng Panginoon, ang salita ng Ebanghelyo. Sinasabi ng Biblia na dapat malinaw na maunawaan ng tao ang Ebanghelyo. Actually, yung Ebanghelyo na naunawaan ni Luther nung nakaraan, ang Ebanghelyo na naunawaan ni John Wesley, at yung Ebanghelyo na ipinapangaral natin ngayon ay parehas. Dapat lamang siyang magkaroon ng katinuan kapag malinaw niyang naintindihan ang Ebanghelyo. At saan dati dapat itakda ang pamantayan? Sinasabi ng awit 19, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa, ang patotoo ng Panginoon ay tiyak at nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Ayon sa salitang iyon, ang pamantayan ay dapat na salita ng Diyos. Kaya huwag tayong malito sa buhay, kaya dapat nating itakda ang pamantayan ng ating buhay ayon sa Biblia. Yung lumang Biblia at yung kasalukuyang Biblia ay parehas lamang, kaya ang likas araw-araw ay nagsasalita. Tulad ng salitang ito, kahit na ang lahat ng bagay sa mundo ay nagbabago, may ilang mga bagay na hindi nagbabago. Dahil ang salita ng pahayag, iyon ay ang Biblia, hindi ito nagbabago. Dapat nating gamitin ang Biblia bilang ating pamantayan. Tingnan po natin sa Kawikaan chapter 24. Verse 1, huwag kang mainggit sa taong masasama ni maghangad man na sila'y makasama. Ano po yung ibig sabihin nito? Ayon sa Biblia, ito ay dahil nakikita mong umuunlad yung masama. Ayon sa ating common sense, yung masama ay hindi dapat nagiging maayos at dapat na napapahamak, hindi po ba? Gayunpaman, dahil sa umuunlad at nagiging maayos sa kabila ng pagiging masama, kahit na yung mga tunay na nananampalataya ay maaring magkaingit sa kasaganahan ng masasama. Ni maghangad man na sila'y makasama. Dahil maayos na yung buhay ng mga masasama, iniisip na makakakuba kami na makakain kung magiging malapit kami sa kanila. Dahil ang mga banal ay maaring magkaroon ng ganitong puso, kaya't nagbabala ang Biblia. Tignan natin sa verse 19. Huwag kang mayamot dahil sa mga gumagawa ng kasamaan at ang masamang tao ay huwag mong kaingitan sapagkat ang masamang tao ay walang bukas na haharapin at ang ilawan ng masama ay papatayin.
Dahil gumaganda ang buhay ng masama, ang banal ay naghihinakit sa kanyang loob. Huwag kang mayamot dahil sa mga gumagawa ng kasamaan. Bakit po? Dahil yung masasama ay tuluyang mamamatay. Kaya ang masamang tao ay huwag mong kaingitan. Kung gayon, bakit ang masasama ay umuunlad at nagiging sagana? Ngunit bakit yung mga matutuwid dun sa verse 10, kung manlupaypay ka sa araw ng kahirapan, maliit ang iyong kalakasan? Ayon sa Biblia, ito'y dahil maaring dumating ang malaking kapighatian na nagpapahina ng loob ng mga mananampalataya. Bakit nga ba ito nangyayari? Nasa awit 73, yung magbibigay ng sagot. Yung dahilan ay ibinigay. Sabi ng mga awit 73, sasabihin ko po rito, ay mayroong dalawang kadahilanan. Kaya naman, hanapin natin lang ng sandali o ng saglit yung awit 73. Mga awit 73, verse 1. Verse 1. Tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel sa mga taong ang puso'y malilinis. Ang Diyos ay Diyos. Ang Diyos ay makatarungan, matuwid, tunay na malinis at mabuti. Kaya dahil ang Diyos ay Diyos, ito ay natural na gumagawa ng mabuti sa mga may malinis na puso at upang pagpalain ang mga may malinis na puso. Hindi po ba? Ito ay isang ganap na kautosan. Sa anumang sitwasyon, hindi tayo dapat matinag sa verse 1. Gaano man kalaki ang pagunlad ng masasama, ang Diyos ay tunay na gumagawa ng mabuti sa mga dalisay na puso sa Israel. Ang kahulugan ng salitang gumagawa ng mabuti ang Diyos sa mga may malinis na puso ay pinagpapala sila ng Diyos. Ito ay isang ganap na tuntunin. Ngunit ang realidad ay ang eksaktong kabaliktaran. Kaya tingnan natin kung ano nga yung nangyari. Doon sa mga awit 73, titingnan natin yung verse 2 at 3. Ngunit tungkol sa akin, ang mga paako'y halos natisod, ang mga hakbang ko'y muntik ng madulas, sapagkat ako'y nainggit sa palalo, aking nakita ang kaginawaan ng masama. Nang makita ko ang kaginawaan ng masama. Bakit nga kasi niya tinitignan ng maigi? Yun yung tanong, itinitignan niya yung masama at ito ay napakahusay, nakikita niya. Nainggit ako sa mayabang at masyado siyang mapagmataas. Doon sa verse 4, sapagkat walang mga hapdi sa kanilang kamatayan. Kaya't nakita niya kung paano namamatay yung mga masasama at sila'y dapat na namamatay sa sakit. Ngunit kahit na may dakilang masasama ay namamatay, sila naman ay namamatay ng komportable, ng walang sakit. At ang kanilang mga katawan ay matataba. Napakalusog nila sa kabila ng pagiging masamang tao. At dun sa verse 5 at 6, sila'y wala sa kaguluhan na gaya ng ibang mga tao, hindi sila nagdurusa gaya ng ibang tao, kaya't ang kanilang kwintas at kapalaluan at karasan ay tumatakip sa kanila bilang bisan. Ang ibig sabihin ng salitang ang kanilang kwintas ay kapalaluan ay ibig sabihin kapansin-pansin. Hindi po ba? Yung kwintas ay kapansin-pansin. Kung titignan mo ito, sasabihin, oh, mayabang na lalaki ito at halata sa kanya. Dun sa verse 6, karasan ay tumatakip sa kanila at tumatakip sa kanila bilang bihisan. Kapag nagbibihis sila, ay makikita mo sa labas na napakabangisan taong ito, mga tulisan, at iyon ay nararamdaman mo. Doon sa verse 7, ang kanilang mga mata ay lumuluwa sa katabaan. Noong unang panahon, mahirap humanap ng taong mataba. Kaya doon, makikita na kung gaano karaming kinakain nilang masasama at lumalabas sa kanilang mga mata, sa kanilang ulo, at nagkakaroon sila ng malaking tiyan sa kanilang kayamanan. Gayun din, doon sa huling bahagi ng verse 7, ang kanilang mga puso ay umaapaw sa kahangalan. Ginagawa nila ng higit pa kaysa sa kanilang iniisip.
Sa verse 8 at 9, sila'y nandilibak at nagsasalita ng may kasamaan, sila'y nagsasalita mula sa kaitaasan. Kanilang inilalagay ang kanilang mga bibig sa mga langit at ang kanilang dila ay nagpapagala-gala sa ibabaw ng lupa. Sila'y nagsasalita ng lahat ng uri ng masasamang bagay sa kanilang mga dila. Sila'y nagsasalita sa kanilang bibig laban sa kaitaasan at ang kanilang dila ay nagpapagala-gala sa lupa. Ano yung ibig sabihin nito? Naayos lang sila sa kabila ng katotohanan na nagsasalita sila ng masama tungkol sa kanilang lumikha. Hinuhusgahan ng lahat at sa madaling salita ay walang galang. Narito ang mga ito ay masasama, laging tiwasay sa kayamanan at sumasagana. Ito ay nakakabigla na parang, oh, paano ito nangyari? Yung Diyos yung buhay. Ngunit hindi niya sila pinarurusahan ni sinisira. Payapa lang sila. Sa kabiligtaran, titignan natin kung paano nakikipagbaka yung mga awit. Sabi dun sa verse 13, sa walang kabuluhan ay pinananatili kong malinis ang aking puso at ang aking mga kamay sa kawalang sala ay hinuhugasan ko. Nakatagpo siya ng napakalaking kahirapan hanggang sa puntong tila walang kabuluhan ang kanyang pagsisikap na mahiwalay sa kasalanan at mamuhay ng walang sala sa banal na buhay. Doon sa verse 14, sapagkat buong araw ako ay pinahihirapan, sa tuwing umaga ay napaparusahan. Lahat ng kanyang ginagawa ay hindi sumasagana at ito ay patuloy na nagiging mali at siya ay nagtataka. Bakit ito nangyayari? Ito ay isang bagay na talagang bumabagabag sa kanya. Kahit nagbulay-bulay yung mga awit at naunawaan kung bakit. Doon sa verse 15, Kung aking sinabi, ako'y magsasalita ng ganito, ako'y hindi magiging tapat sa salinlahi ng mga anak mo. Hindi siya nagsalita. Mabuti nga na wala siyang anumang binanggit. Hindi niya sinabi. Hindi ka patas sa akin. Paano mo ito ginawa? Hindi niya ito sinabi, kundi idiniing lamang niya ito sa kanyang puso. Yun lang. Kung magsalita ako ng walang ingat, makakagawa ako ng napakalaking kasalanan laban sa salinlahi ng kaniyang anak. Ayon doon sa 1 Corinto chapter 4, ang henerasyon kung saan tayo nabubuhay ay ang panahon ng mga tao, kung saan ang mga hindi ligtas sa panahon ngayon ay gumagawa ng hindi kaaya-ayang bagay. Subalit para sa mga anak ng Diyos, mayroong panahon para sa kanila. Dito naunawaan ng mga awit ang mahalagang bagay. Yung sumunod na verse, verse 16 at 17, ngunit ng aking isipin kung paano ito unawain, sa akin ay parang napakahirap na gawin hanggang sa ako'y pumasok sa santuwaryo ng Diyos, saka ko naunawaan ang kanilang katapusan. Siya ay lubos na nabagabag. Ngunit nang makapasok siya sa santuwaryo ng Diyos, ipinaunawa sa kanya ng Diyos. Ah, kaya pala ginawa nila yon, kaya pala. Naunawaan niya na pagkatapos ng kamatayan ay mayroong walang hanggan. Kaya nga dun sa verse 20, sila'y gaya ng panaginip kapag nagigising ang isang tao, sa pagkagising ang kanilang larawan ay hinahamak mo. Sa panaginip, maraming mga pagkakataon na yung mga bagay doon ay kabaligtaran ang nangyayari. Hindi po ba? Ganon yun sa panaginip? Gaya nito, ang mundong ito ay parang isang panandali ang panaginip. Magiging totoo ang lahat kapag nagising ka na. Ito yung sandaling pumasok ka na sa pintuan ng kamatayan at ito yung walang hanggang realidad. Maari ba ninyong kakonsundan? Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ang buhay dito sa mundo ay panandalian lamang, subalit ang buhay pagkatapos ng kamatayan ay walang hanggan. May nagsabi, kung tinuturing mo na ang bawat butil ng buhangin sa lupa ay walang hanggan, kung gayon yung 70 hanggang 80 years na buhay na taon ng buhay ay katumbas ng isang butil ng buhangin. Subalit ang buhay ay maiksi lamang, ang mundong ito ay parang isang panandili ang panaginip lamang. At ang tanging oras na ikaw ay tunay na magigising ay kapag ikaw ay tumawid na sa kamatayan. Sila'y gaya ng panaginip kapag nagigising ang isang tao, sa pagkagising ang kanilang larawan ay hinahamak mo. Ano pong ibig sabihin nito? Sa ngayon ay parang natutulog ang Diyos, ngunit pagkatapos kapag binuksan na ng Panginoon ang kanyang mga mata, darating ang araw na ikaw ay mamamatay at ang Diyos ay magbibigay sulit sa atin. Naunawaan ito ng mga awit. Oh, mayroon nga talagang walang hanggan sa kabilang buhay.
Ang masasamang tao ay tulad ng mga baboy sa isang kapistahan. Tumalikod sila sa Diyos dahil sa sanlibutan, kaya't sinabi ng Diyos, magpatuloy kayo at mabuhay para sa paraang gusto ninyo. At binibigay sa kanila ang lahat ng bagay na kanilang kailangan para sa kanilang laman. Pagkatapos, kapag sila ay namatay, sila ay papasok sa walang hanggang pagkapuksa. Doon sa verse 18 hanggang 19, tunay na madudulas na dako, sila ay iyong inilagay, iyong ibinabagsak sila sa kapahamakan, gaya na lamang ng pagkawasak nila sa isang iglap, tinatangay sa lubos na lubusan ng mga sindak. Tunay na madudulas na dako, sila'y inilagay. Kaya naman, sa kaduluhan, tinatangay ng lubusan ng mga sindang. Meron pong walang hanggan sa kabilang buhay. Pagkatapos ng kamatayan, naghihintay yung paghukom ng Diyos at nalalaman ng mga awit dito na ang mga masasama ay patungo sa walang hanggang impyerno. Oo, tama, meron ngang walang hanggan sa kabilang buhay. Walang hanggan pagkatapos ng kamatayan. Hindi lamang buhay dito sa mundo ang meron, kundi meron ding kabilang buhay. Isa pa po, yung isang bagay pa na naunawa ng mga awit dito ay sinusubok siya ng Panginoon. Sinusubok pala ako ng Panginoon. Makikita ito dun sa verse 24 at 25. Sa iyong payo ako, iyong pinapatnubayan at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kalwalhatian. Anong meron ako sa langit kundi ikaw? At liban sa iyo'y wala akong anumang ninanasa sa lupa. Sa iyong payo ako iyong pinapatnubayan. Kanyang naunawaan na siya ay nasa payo ng Panginoon. Kanyang nalaman na hinahayaan ng Panginoon na madulas ang mga masasama, subalit ang mga matutuwid, ang mga ligtas, ay nakapasok sa kanyang turo at mga tuntunin. Hindi po ba magkaiba yung isang taong wala sa loob ng military training at yung nasa loob nito? Kapag nandoon ka sa loob ng military training, ikaw ay natututong maging disiplinado hanggang sa makalabas ka rito. At nakakaranas ka ng maraming pagdurusa at pagpapagal ng higit kaysa sa mga hindi nakakaranas na makapasok dito. Kapag ikaw ay tumuntong na sa kolehiyo, gugugol ka ng maraming taon na sumusunod dun sa curriculum kung saan pinipilit kang gawin yung mga bagay na ayaw mo. Mula ng araw na ikaw ay naipanganak na muli, ikaw ay nasa ilalim ng pagsubok na may gabay at payo ng Panginoon. Pinatotohanan ng mga awit, "Oh, ako ay nasa ilalim ng tuntunin mo ngayon. Sinusubok mo ako. Ako ay tinuturuan mo." Kaya nga sinabi rin dun sa Job, "Ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko kapag ako'y kanyang nasubok ay lalabas akong parang ginto. Sa iyong payo ako'y iyong pinapatnubayan." Nalaman niya na siya ay sinasanay, tinuturuan at sinusubukan ng Diyos. At pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kalwalhatian. Nang panahong lumabas si Abraham mula sa Ur ng mga Kaldeo ay nagpatuloy na kasama ng Diyos, siya ay sumailalim sa maraming mga pagsubok. Bago pa man siya nakapasok sa lupain ng Kanaan, dumahan na siya ng matinding kahirapan. Kaya bumaba siya patungo doon sa Ehipto upang takasan ang matinding tagutom. Nasubok siya rito. Nasubok rin siya na naghihintay dahil kahit sinabi ng Panginoon na siya ay bibigyan ng anak, hindi siya agad binigyan. At sa huli, siya rin ay sinubok na ialay ang kanyang tanging anak. Gaya nito, isinasanay ng Diyos ang kanyang sariling mga anak. Kaya nga, malinaw niyang naunawaan ang patungkol sa talatang ito. Sa iyong payo, ako'y iyong pinapatnubayan at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian. Kaya nga una, huwag tayong mainggit sa mga masama. Dahil ang daan na nilalakaran ng mga banal at ang mga masama ay lubos na magkaiba. Sila ay lumalakad sa daan kung saan sila hindi sila makakatagpo. Hinuhubog ng Diyos ang buhay ng Kristiyano. Sa mga awit, chapter 37 sa Biblia po, makikita natin yung pagkakaiba. Magkaiba po yung nilalakaran ng mga banal at ng masasama. Sa mga awit, chapter 37, mula sa verse 1, huwag kang mabalisa dahil sa masasama, huwag kang
managhili sa mga masasama ang gawa sapagkat gaya ng damo sila'y dagling maglalaho at gaya ng lunti ang halaman sila'y matutuyo. Magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng kabutihan upang ikaw ay makapanirahan sa lupain at magtamasa ng katiwasayan. Sa Panginoon, ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay niya. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya at Siya'y gagawa. Sa iyong pagiging walang sala ay pakikinggan niya gaya ng liwanag at ang iyong pagiging matuwid na gaya ng katanghaliang tapat. Ikaw ay manahimik sa Panginoon at matiyaga kang maghintay sa Kanya. Huwag kang mabalisa na gumiginhawa sa lakad niya dahil sa taong nagsasagawa ng masamang pakana. Iwasan mo ang pagkagalit at ang puot ay iyong talikdan. Huwag kang maghimutok. Ito'y maghahatid lamang ng kasamaan. Huwag kang mabalisa dahil sa masasama. Huwag kang managhili sa mga masama ang gawa. Huwag kang mabalisa na gumiginhawa ang salakad nila. Ibig kong sabihin, ang dapat nating gawin ngayon ay lubos nating ipagkatiwala ang ating hinaharap sa Panginoon. Kaya nga sinabi, sa Panginoon ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay niya. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon. Ipagkatiwala natin yung ating mga kasalanan. Diba? Ipinagkatiwala natin ito. Kaya atin din ipinagkakatiwala ang ating pagkabalisa, mga gawa. Gayun din yung ating hinaharap, yung ating ipinagkakatiwala sa Kanya yung lahat. Magtiwala ka sa Kanya at Siya ay gagawa. Dun sa verse 6, ang iyong pagiging walang sala ay pakikinggan niyang gaya ng liwanag at ang iyong pagiging matuwid na gaya ng katanghaliang tapat. Ang Diyos ay gumagawa ng daan ng mga Kristiyano. Kaya tingnan ulit natin sa Kawikaan 24 verse 10. Ito naman po yung pangalawa. Verse 10, kung man lupaypay ka sa araw ng kahirapan, maliit ang iyong kalakasan. Para sa mga tunay na ligtas, normal na dumarating sa kanila yung mga kahirapan. Normal lang po ito. Ngunit dahil dumarating ang kahirapan, sabi nito, kung man lupaypay ka sa araw ng kahirapan, maliit ang iyong kalakasan. Dito ay maari din nating malaman kung ako ba talaga ay ligtas o hindi kapag ang kahirapan ay dumating sa akin. O di kaya, kung ako ay nabubuhay ng mabuti sa aking buhay Kristiyano o hindi, ay karaniwang nahayag ito kapag ang kahirapan ay dumarating sa atin. Sa tingin ko, ang lahat ay nabubuhay ng mabuti sa pananampalataya sa panahon natin ngayon. Kaya nga, kung man lupaypay ka sa araw ng kahirapan, malinaw nitong sinasabi na ang araw ng kahirapan ay talagang darating. Kahit nga si Jesus na anak ng Diyos. Bagamat siya isang anak, siya ay natuto sa pagsunod sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis at nang naging sakdal. Maging si Jesus, nang siya ay dumating sa sandibutan ay nagdusa din ng mga kahirapang hindi natin lubos maisip. Sa Biblia, walang sino man sa mga tunay na ligtas ang hindi nakatanggap ng mga kahirapan. Tama po ba? Kaya nga po normal lamang na ang mga kahirapan ay dumarating. Pagkatapos, sinabi ni Jesus na tayo ay magkakaroon ng mga pag-uusig. Sa sandibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sandibutan. Dapat nating isipin na ang kahirapan ay isang bagay na natural lamang na dumarating. Ah, dahil ako ang bunso kaya hindi ako nagkakaroon ng kahirapan? Naku, mali po iyon. Huwag pong maging mali ang pagkakaintindi ninyo. Ang mga kahirapan po ay dumarating sa lahat. Kaya nga doon sa Kawikaan 24:10, kung man lupaypay ka sa araw ng kahirapan, maliit ang iyong kalakasan. Mahayag din kung gaano katatag ang pananampalataya ng isang tao kapag dumating ang kahirapan sa kanya. Tingnan po natin sa Biblia sa Hebreo chapter 10 verse 32. Mula po sa verse 32. Verse 32, subalit alalahanin ninyo ang mga nakaraang araw na pagkatapos na tayo'y maliwanagan ay nagtiis kayo ng matinding pakikipaglaban na may pagdurusa na kung minsan ay hayag
inilalantad sa pag-aalipusta at pag-usig at kung minsan ay nagiging mga kabahagi ng mga nagdaranas ng gayon sapagkat kayo'y nahabag sa mga bilanggo at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkasamsam sa inyong mga ari-arian. Palibas ang inyong nalalamang meron kayong isang pag-aaring higit na mabuti at tumatagal. Kaya't huwag ninyong itakwil ang inyong pagtitiwala na may dakilang gantimpala. Nalalaman kung ang liwanag ng katotohanan ay talagang pumasok sa espiritu at kapag ang pag-uusig ay dumating na sa isang tao. Subalit alalahanin ninyo ang mga nakarang araw na pagkatapos na kayo'y maliwanagan ay nagtiis kayo ng matinding pakikipaglaban na may pagdurusa. Sa panahon ng mga unang iglesia, tumanggap sila ng napakaraming mga paghihirap habang ipinapangaral ang ebanghelyo. Kaya nga sinabi, nagtiis kayo ng matinding pakikipaglaban na may pagdurusa. Dahil sa pananampalataya kay Jesus, sila ay sinisira ang puri at dumadanas sa mga kahirapan at naging panoorin sila ng mga tao. At kung minsan ay nagiging mga kabahagi ng mga nagdaranas ng gayon, sapagkat kayo'y nahabag sa mga bilanggo. Dahil sa pananampalataya kay Jesus, kaya sila ay nabilanggo at ipinagkait sa kanila ang kanilang mga ari-arian. At tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkasamsam ng inyong ari-arian. Kahit na sila ay pinagkakitaan o pinagkaitan ng mga bagay na ito sa lupa, masaya sila dahil kanilang nalalaman na mayroong makalangit na mana at gantimpala nang nakaabang sa kanila. Kaya't huwag ninyong itakwil ang inyong pagtitiwala na may dakilang gantimpala. Ang mga kaharian ay dumarating. Ang mga kahirapan ay dumarating. Ibig sabihin nito ay huwag tayong makaramdam ng pagkabigo o panghihinaman lang ng loob. Doon sa Juan Chapter 16, verse 33. Ito po yung sinabi ni Jesus. Juan chapter 16, verse 33. Sinabi ito ni Jesus at basahin po natin ito ng sabay. Verse 33. Juan chapter 16, verse 33. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay naharap kayo sa pag-uusig. Ibig sabihin, alam na ito ni Jesus. Ang pag-uusig ay kusang darating. Ibig sabihin, dapat nating isipin na ang isang bagay na darating pa lamang ay dumating na. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Sa mga gawa, chapter 14, verse 22, sinabi ng mga alagad, sa pamagitan ng maraming mga kapigyatian ay kailangang pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Sinasabi dito na marami tayong mararanasang pagdurusa hanggang sa tayo ay makapasok sa langit. Sino makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba o ang kapigyatian? O ang pag-uusig o ang tagutom? O ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Ibig sabihin nito na sa buhay ng isang Kristiyano ay mayroong kapigyatian, kahirapan, gayon din pag-uusig, tagutom, kahubaran at maging kamatayan. Kung manlupaypay ka sa araw ng kahirapan, maliit ang iyong kalakasan. Ano ang nagpapalupaypay sa atin? Pinalulupaypayan tayo ng mga taong nasa paligid natin. Ang panahong pinakamahirap kay Abraham ay iyon yung nung nagtaksil si Absalom. Si David ay hari na noon, subalit ang kanyang anak na si Absalom ay gustong maghari. Ang pangalang ito ay kakaiba, Absalom, Absalom. Inagaw ni Absalom ang trono ng kanyang ama ng palihim niyang ginagawa ng ilang taon. Si David ay nagmadaling tumakas na nakapaa sa batis ng Cedron. Nang panahon iyon, maraming nagsabi, ang buhay na David ay matatapos na. Imposible siyang maging hari ulit. Yung mga tao sa paligid niya ay pinanlupaypay siya. Tignan na lang natin dun sa mga awit chapter 3. Mga Awit chapter 3 verse 1.
verse 1 hanggang 2. Verse 1 hanggang 2, Awit chapter 3. Panginoon, ang mga kaaway ko ay dumarami. Ang tumitinding laban sa akin ay marami. Ay, tumitinding na laban sa akin ay marami. Marami ang nagsasabi tungkol sa aking kaluluwa, walang tulong mula sa Diyos para sa kanya. Si David ang nakatalo kay Goliath. Siya ang nagtatag ng iisang kaharian na Israel. Siya'y binuhusan ng langis sa kanyang mga araw at gaano nga ba siya katanyag? Marahil ay iniisip ni David na ang lahat ay sa panig niya. Nang magtaksil si Absalom, nagulat siya na napakarami ang naging laban sa kanya. Panginoon, ang mga kaaway ko ay dumarami, ang tumitindig laban sa akin ay marami. Dahil siya'y tumakas na nakapaa, ang bansa ay naging laban sa kanya. Marami ang nagsasabi tungkol sa aking kaluluwa, walang tulong mula sa Diyos para sa kanya. Pinapanghina siya ng mga taong nasa paligid niya. Subalit, hindi niya hinayaang mawalan siya ng pag-asa maging sa ganitong nakakapagod na sitwasyon. Doon sa verse 3, ngunit ikaw o Panginoon ay isang kalasag sa palibot ko, aking kaluwalhatian at siyang tagapagtaas ng aking ulo. Sa huli, itinaas ng Diyos si David at pinanumbalik siya sa kanyang tungkulin bilang hari. Yung taong nasa paligid natin, kapag tayo'y nasa kahirapan, ay maaring panghinaan tayo ng kanilang mga bibig. Isa sa mga ginagawa ni Satanas ay ang panghinaan o mawalan ng pag-asa ang isang tao. Kagaya ng kalangitan o kalangitan na parang bumabagsak. Subalit, ang kalangitan ay hindi babagsak. By the way, kapag tayo ay nasa mga kahirapan, hinahayaan ni Satanas na hindi natin makitang buhay ang Diyos sa pamagitan ng kawalang pag-asa. Binubulag niya ang ating mga mata sa panahon ng kahirapan. Ilagak ninyo sa kanya ang lahat ninyong pagkakabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Kaya nga sinabi yon sa 1 Pedro chapter 5 verse 8, magpakitino kayo, magbantay kayo, ang diablo ay na inyong kaaway. Sa likod ng isang taong nawawala ng pag-asa, si Satanas po ay kumikilos. Babasahin ko po yung isang pangungusap mula kay D.L. Moody. Ang sabi niya, sa isang kilalang siya po ay isang kilalang ebanghelista sa mundo. Nagsabi siya at nakita niya na nawala ng pag-asa na ginamit ng Diyos upang maisakatuparan ang kanyang dakilang kalooban. Kung ang isang pastor ay nawala ng pag-asang makatayo sa pulpito, ang ganitong puso ay nakakahawa. Ang ganitong puso, kalaunan, ay kakalat sa buong church at mawawala ng pag-asa. Maging ang mga church ko teachers ay maaring mahawahan niya. Hindi po ako nakakita ng ministro na talagang nawala ng pag-asa ang nagtagumpay sa gawain ng Diyos. Doon sa Roma, chapter 5, sabi ron, nagagalak kayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Tayo'y nagagalak na iniisip tayo'y papasok sa walang hanggan langit sa pamagitan ng biyaya na nasa atin. Ang isiping maging kagaya natin si Jesus at isiping makikita ang kanyang mukha sa madaling panahon. Subalit, hindi lamang iyon. Nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Nagagalak tayong mabuhay sa Diyos. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak din tayo sa ating mga kapighatian. At ang magalak sa kapighatian ay ganun tayong mga Kristiyano. Ang rason kung bakit tayo ay nagagalak sa kapighatian ay dahil ang kahirapan ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ay nagbubunga ng pagpapatibay ng pagkatao. Tayo ay nagagalak at nasisiyahan dahil ang kahirapan ay nagbubunga ng kabutihan para sa atin. Gaano man kahirap ang buhay natin, dapat lang sa mga Kristiyano na mabuhay ng matapang at makapangyarihan dahil sa isang rason na tayo'y naligtas. Si Apostol Pablo, sa mga Gawa chapter 16, pinuri niya ang Diyos kasama ni Sinas bagamat sila'y ginapos sa bilangguan. Sila'y nagalak. Tayo'y makakaranas ng kahirapan sa ating Christian life. Ito'y isang tiyak na bahagi ng mga bagay na dapat nating ikagalak. Tingnan natin doon sa Kawikaan chapter 30. Kawikaan chapter 13 verse 29.
may taong verse 29 hanggang 31. May tatlong bagay na sa kanilang lakad ay marangal, may apat na marangal sa kanilang paghakbang. Ang leon na pinakamalakas sa mga hayop at sa kanino man ay hindi tumatalikod, ang tandang na magilas, ang kambing na lalaki at ang haring palakad-lakad sa harap ng kanyang bayan. May ilang bagay ang marangal sa mundo, ang leon. Merong verse sa Bible na matatapang na parang leon, matatapang na kagaya ng leon maging sa gitna ng kapighatian at kahirapan. At ang tandang, tandang na may paninindigan. Isang kambing na lalaki, napakatigas ng ulo. Hindi ito yung pangit na kahulugan, kundi yung magandang kahulugan. Ang pagiging matigas ang ulo ay talagang kinakailangan. Kailangan natin ang pagpapasya kagaya ng kung mamamatay ako sa panig ng Panginoon. Kapag tayo ay may kahirapan at pagdurusa. Kung ako'y mamamatay, ay mamamatay. Ang taong may ganitong uri ng pagpapasya ay hindi ituturing ang kanyang kahirapan bilang kahirapan. Pupunta ako sa hari bagamat labag sa batas. Ito ang kailangan ng isang Kristiyano, isang pusong may matibay at matapang na pagpapasya upang maisakatuparan ang kalooban ng Diyos sa mundong ito'y tiyak na nangangailangan ng matapang na puso upang malampasan ang kahirapan. Tingnan natin, Awit 31. Dalawang bagay ang hinihingi ni David sa mga banal dun sa Awit 31 verse 23. Si David yung taong ginamit ng karapat-dapat sa harapan ng Diyos at mayroong isang isip sa kanya. Meron siyang gustong sabihin sa mga banal. Dalawang bagay ang sinabi niya. Kayong lahat niyang mga banal, hindi lamang iilang mga banal, kundi lahat. Ibigin ninyo ang Panginoon kayong lahat ninyong mga banal. Ang unang bagay na dapat gawin ng mga ligtas ay ibigin ninyo ang Panginoon. Ang pangalawa ay kayo'y magpakalakas at magpakatapang ang inyong puso, kayong lahat na umaasa sa Panginoon. Dahil ang mundong ito'y puno ng kasalanan, maraming mga kahirapan sa pagsasakatuparan ng kalooban ng Diyos sa mundo. Kaya nga, hindi tayo makakapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos kung walang tapang at matibay na puso. Kaya, kayo'y magpakalakas at magpakatapang ang inyong puso, kayong lahat na umaasa sa Panginoon. Ang Kristiyano ay pinahihirapan at inuusig at maraming kahirapan sa pagsasampalataya o ang pagsampalataya kay Jesus. Dahil ako'y Kristiyano, ako'y pinipintasan at sinusumpa dahil dito. Merong maraming mga kahirapan at ito'y nangyayari kapag sinusubukan kong mamuhay ng maayos sa nabuhay Kristiyano. Kaya sa mga sandaling iyon, sinasabi ng Panginoon na huwag mawalan ng pag-asa, madismaya, mapagod, kundi tumayo at tanggapin ito ng may kasiyahan at tapang. Dapat tanggapin natin ito ng may kasiyahan at tapang. Ngayon po, balikan natin yung Kawikaan chapter 24 verse 10. Kawikaan chapter 24 verse 10. Verse 10. Kung manlupaypay ka sa araw ng kahirapan, maliit ang iyong kalakasan. Kapag tayong mga Kristiyano inuusig, kadalasan ng mga hindi mananampalataya, ilan sa kanila ay talagang ginugulo tayo. Ginagawa ng Panginoon ang bawat bagay ukol sa layunin nito, pati ang masamang tao ukol sa araw ng gulo. May mga taong inuusig at nagdurusa dahil sa isang tao. Subalit, anong mangyayari sa taong ito na nagpapahirap sa mga Kristiyano? Minsan ay pinapagalitan siya ng Panginoon. Ang ibig kong sabihin ay may mga sandaling siya'y babagsak pagkatapos niyang pahirapan tayo. Binabalaan sila ng talatang ito na maging maingat.
Tingnan natin dun sa chapter 24, verse 16. Sapagkat ang matuwid ay makapitong nabubuwal at bumabangon na naman, ngunit ang masama ay nabubuwal sa pamagitan ng kasakunaan. Bagaman ang matuwid ay nabubuwal ng 7 beses, siya ay bumabangon dahil siya ay may buhay. Ginigising siya ng Panginoon, subalit ang masama ay bumabagsak sa mga biglaang kapahamakan. Doon sa verse 17, kapag nabubuwal ang iyong kaaway ay huwag kang magalak at huwag matuwa ang iyong puso kapag siya ay bumagsak, baka ito'y makita ng Panginoon at ikagalit niya at kanyang alisin ang puot niya sa kanya. May isang taong nagpapahirap sa isang Kristiyano. Subalit darating ang panahon na siya'y babagsak. Kapag nabubuwal ang iyong kaaway, pagkatapos kung maligtas at mamuhay, makakatagpo ako ng maraming kaaway. Maging si Jesus, sinabi niya. At ang magiging kaaway ng tao ay ang sarili niyang kasambahay. Biglang nagiging magkaaway dahil sa pananampalataya. Maging yung mga mag-asawa na nasa kapayapaan ay nagkakaroon din ng alitan at nagiging magkaaway magkatapos maligtas yung isa. Bukod dito, maaring may mga taong magpapahirap sa iyo dahil sa ikaw ay isang Kristiyano. Maari ka magkaroon ng mga kaaway sa iba't ibang paraan. Ngunit kapag nabubuwal ang iyong kaaway, anong ibig sabihin nito? Masaya na makita siyang nabubuwal, tama po ba? Masaya na makita mo na nabubuwal yung iyong kaaway. Buti nga sa'yo, hindi ba? Minsan sinasabi. Ngunit, huwag po kayong mag-isip ng ganito. Sapagkat siya ay mayroong espiritu. Kapag nabuwal ang iyong kaaway, huwag kang magalak. Yung pagbagsak at pagkabuwal ay magkaiba. Yung hindi iyon tungkol sa pagkabuwal, kundi kapag ito ay bumagsak ng tuluyan, ibig sabihin, hindi na siya makakabangon. At huwag matuwa ang iyong puso kapag siya ay bumabagsak, baka ito ay makita ng Panginoon at igagalit niya. Sapagkat yung Panginoon, hindi siya nalulugod sa pagkamatay ng mga patay. Kahit na yung mga taong ito ay puspusang sinusubukan na pabagsakin ng isang Kristiyano, ngunit dahil sa siya ay may espiritu, hindi matutuwa yung Panginoon kapag siya ay nabuwal. Bakit? Dahil nais din ng Panginoon na maligtas ang taong ito. Gustong-gustong patayin ni Haring Saul si David. Sinundan niya si David ng higit na 10 taon upang patayin. Ngunit sa kahulihan, namatay si Saul sa digmaan. Sino'y nakarinig ng balitang ito? Narinig iyon ni David. Gaano nga nagdalamhati ito na nakasulat sa Biblia? Nang yung isang tao na kaaway ni David, si Saul ay namatay, nagluksa si David. Ito ay nakasulat sa 2 Samuel chapter 1. Kung paanong nalungkot at nagluksa si David ay eksaktong ganun din yung puso ng Diyos. Kapag nabubuwal ang iyong kaaway, ay huwag kang magalak at huwag matuwa ang iyong puso kapag siya'y bumagsak. Tingnan po natin doon sa Roma chapter 12. Roma chapter 12 verse 19. Babasahin ko po yung Roma chapter 12 verse 19 hanggang 21. Mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng ganito ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Yung Panginoon yung gaganti sa iyong kaaway. Kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo siya. Kapag siya'y nauuhaw, painumin mo. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Kapag ang iyong kaaway ay bumabagsak, huwag kang magalak, sabi ng Biblia. Hindi natutuwa doon ang Panginoon. Sa halip, dapat tayong malungkot at mahabag sa kanila. Ito yung tamang puso. Tingnan natin sa Obadiah chapter 1.
Obadiah chapter 1. Ito ay may isang chapter lamang. Yung chapter 1 verse 12. Huwag ka ngang matuwa sa araw ng iyong kapatid, sa araw ng kanyang kapahamakan. Huwag kang magalak dahil sa mga anak ni Juda. Sa araw ng kanilang pagkawasak, hindi ka sana nagmalaki sa araw ng pagkabalisa. Ito yung Israel at Edom. Yung Edom ay isang karatig bansa. Gayunpaman, nang mawasak yung mga Israelita, yung mga Edomita ay nagpakasaya. Kaya kayong mga taga-Edom, sa araw ng inyong kapatid, sa araw ng kanyang kapahamakan. Nang sakupin ng Babylonia yung Israel, sila ay nawasak. Nakita yun ng mga Edomita at tuwang-tuwa talaga sila doon. Huwag kang matuwa sa araw ng kanyang kapahamakan. Huwag kang ang matuwa. Huwag kang magalak dahil sa mga anak ni Juda. Sa araw ng kanilang pagkawasak, hindi ka sana nagmalaki sa araw ng pagkabalisa. Nawasak yung mga tipong Juda ng tuluyan. Mabuti na makita silang nawawasak. Hindi ito katanggap-tanggap. Kaya nga, kapag nakita mong bumabagsak ang iyong kaaway, huwag kang matuwa kailanman. Sunod, dito po sa Kawikaan chapter 24, yung ika-apat ay nasa verse 21. Kawikaan 24:21. Anak ko, sa Panginoon at sa hari ay matakot ka, sa mga pabago-bago ay huwag kang makisama. Dito, yung sa Panginoon at sa hari ay matakot ka, sa mga pabago-bago ay huwag kang makisama. Sa bagong tipan, yung hari ng mga hari ay si Jesus. Sa Panginoon at sa hari ay matakot ka. Sa ating buhay Kristiyano, may mga pagkakataon na yung mga taong kasama nating gumagawa ay biglang lilihis ng landas. Mga taong tuluyan ng tumalikod sa Panginoon, sila ay naging laban sa church. Ano yung sabi ng Biblia sa mga ganitong tao? Huwag kang makisama. Dapat lagi tayong nasa panig ng Panginoon. Dapat tayong tumayo sa panig ng Panginoon at maging magkakabahagi sa kapalaran, kagalakan at kalungkutan kasama ng Panginoon. Maging sa mga internet sites. Kung yung mga doktrina na ginagamit ay laban sa Biblia, dapat tayong matapang na humiwalay sa kanila at huwag makisama. Merong church na itinayo yung Panginoon at sa pamagitan ng church, kumikilos yung Panginoon ng mahalagang gawa. Kaya nga, yung maling kasamahan ay hahantong sa kapamahakan. Sa Biblia, gaano nga kadakila si Jehoshaphat? Si Jehoshaphat sa mga hari, siya ay dakilang hari. Dakilang hari siya. Sa kabilang banda, si Ahab naman ay isang tao na hinamak ang Diyos. Gayunpaman, si Jehoshaphat ay malapit kay Ahab. Sila ay magkasama at malapit. Kaya yung kaisipan ay mali. Yung timog Juda ay sumasamba sa Diyos, ngunit si Ahab ay naglagay ng mga Diyos-Diyosan sa Bethel at mga altar. At siya ay sumasamba kay Baal. Yung dalawa ay talagang magkaiba, ngunit iniisip nila na sila ay magkapareho. Iniisip nila na magkapareho sila. Tingnan natin dun sa ikalawang hari, chapter 3. Makikita natin na magkaiba sila pero iniisip nila na magkapareho sila. Ikalawang hari, chapter 3, verse 7. Verse
Sa kanyang paghayo ay nagsugo siya kay Jehoshaphat na hari ng Juda na sinasabi, ang hari ng Moab ay naghimagsik laban sa akin. Sasama ka ba sa akin upang labanan ng Moab? At kanyang sinabi, sasama ako, ako'y gaya mo, ang aking bayan ay parang iyong bayan, ang aking kabayo ay parang iyong mga kabayo. Dito, yung hilagang Israel at Timog Juda ay talagang magkaiba. Gayunpaman, ano yung sinabi ni Jehoshaphat? Ako'y gaya mo, ang aking bayan ay parang iyong bayan. Hindi ito totoo. Yung hilagang Israel ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at yung Timog Juda ay sumasamba sa Diyos. Mukhang magkapareho ngunit iba talaga, magkaiba. Kaya si Jehoshaphat ay nananatiling malapit kay Haring Ahab at sa kaniyang at sa anak niyang lalaki. Kaya nga nang yung anak niya ay ikasal na, ipinakasal niya ito sa kapamilya ni Ahab. Kaya yung anak niya na si Jehoram ay talagang nawasak, bumagsak sa kanyang buhay Kristiyano at yung kanyang anak na si Ahazias ay bumagsak na kasama niya. Kaya nga, naingatan ni Jehoshaphat yung kanyang pananampalataya, ngunit siya ay nagtulak sa tuluyang pagbagsak ng kanyang mga anak. Dapat tayong mag-ingat kung sino yung ating sasamahan. Kaya dito, tingnan natin ulit sa Kawikaan chapter 24. Merong apat na bagay na hindi natin dapat gawin at mayroong mga bagay na dapat nating masikap na gawin. Ano yung mga dapat nating gawin? Chapter 24, verse 3. Sa pamagitan ng karunungan ay naitatayo ang bahay at naitatatag sa pamagitan ng kaunawaan, napupuno ang mga silid sa pamagitan ng kaalaman ng lahat ng mahalaga at kaaya-ayang kayamanan. Dito nabanggit yung bahay. Sa pamagitan ng karunungan ay naitatayo ang bahay. Yung buhay Kristiyano ay yung buhay na nagtatayo ng isang bahay. Kung titingnan natin sa Ebanghelyo ayon kay Mateo chapter 4, ito ay meron doon himno sa araw na ito. Let's build it well, let's build it well. Ang himnong ito ay akma rin. Ngayong araw, bago tayo nagsimula, kumanta tayo ng himno. Tama po ba? Dito, yung buhay Kristiyano ay buhay na nagtatayo ng isang bahay at gaya ng sinabi sa Mateo 7, mayroong mga tao na nagtatayo ng bahay sa buhanginan at yung iba ay sa bato. Ngunit yung ibang tao ay hindi man lamang nagtatayo ng kanilang bahay. Ito yung mga taong nagsasabi na mayroon bang espesyal na buhay na ito? At yung mga taong namumuhay ayon sa kanilang nais ay hindi talaga nagtatayo ng kanilang bahay. Subalit mayroong mga tao na nagtatayo ng kanilang bahay sa buhanginan. Kaya tungkol sa mga buhay Kristiyano, o kaya tungkol sa buhay Kristiyano, yung mga taong kumikilos para sa kanilang buhay Kristiyano, kahit hindi sila ligtas, ay mga taong nagtatayo ng kanilang buhay sa buhanginan. Masasayang lamang ito. Sa 7 taong kapigatian, kapag nawasak na ang lahat ng mga lungsod, lahat ng mga bagay sa mundong ito ay guguho. Lahat ng mga bahay na itinayo sa buhanginan ay guguho sa kahuli-hulihan. Tingnan natin sa 1 Korinto chapter 3. 1 Korinto chapter 3 verse 10. Verse 10 hanggang 11. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad ng isang matalinong tagapagtayo, inilagay ko ang pinagsaligan at iba ang nagtayo sa ibabaw nito. Dapat ingatan ang bawat tao ang pagtatayo niya sa ibabaw nito, sapagkat sino man ay hindi makakapaglagay ng ibang saligan maliban na sa nakalagay na ito'y si Kristo Jesus. Kapag tayo ay magtatayo ng bahay, dapat ito ay maitayo kay Kristo Jesus na siyang saligan. Dapat tayong maligtas bago magtayo ng bahay. Gaya ng sabi sa Judas chapter 1,
patatagin ninyo ang inyong sarili na inyong kabanalang pananampalataya. Sa pananampalatayang akma sa Biblia, matapos maligtas, dapat tayong tumayo sa ating pananampalataya. Kaya nga, dahil si Jesus yung saligan, dapat tayong itayo sa ating buhay na sa saligan ni Jesus. Doon sa susunod na verse, subalit kung ang sino man ay magtayo sa ibabaw ng saligang ito, ng ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, dayami, pinagapasan, kung ang sino man ay magtayo sa ibabaw ng saligang ito, ng kahoy, dayami, pinagapasan. Sinasabi ko ito dahil maraming mga Kristiyano yung mga gaya nito. Yung ibang mga Kristiyano, dahil sa kakulangan ng karunungan, kapag sila'y nagtatayo ng bahay, itinatayo nila ito sa kahoy, dayami at pinagapasan. Kapag ang materialis na ito ay sinindihan ng apoy, lahat ng ito ay masusunog. Kaya dapat tayong magtayo ng bahay gamit yung ginto, pilak at mahalagang bato. Sa verse 13, ang gawa ng bawat isa ay mahayag sapagkat ang araw ang magbubunyag nito, sapagkat ito ay mahayag sa pamagitan ng apoy at ang apoy ang susubok kung anong uri ng gawain ang ginawa ng bawat isa. Kung magsusulat tayo sa isang puting papel gamit ang lemon juice, wala tayong makikita. Ngunit kapag ito ay nalapit sa apoy, makikita natin ito ng malinaw. Hindi natin alam yung buhay Kristiyano natin ngayon, ngunit kung tatayo tayo sa luklukan ng pag-uukom ni Kristo, gamit yung apoy ay makikita natin yung bunga ng ating buhay Kristiyano. Yung susubok kung anong uri ng gawain ang ginawa ng bawat isa. Ibig sabihin ay kung anong klaseng saligan yung pinagtayuan ay magiging malinaw. Sa verse 14, kung ang gawa ng sinumang tao na kanyang itinayo sa ibabaw ay manatini, siya ay tatanggap ng gantimpala. At kung ang gawa ng sinumang tao ay matupo, siya ay malulugi, bagamat siya ay maliligtas, ngunit tanging sa pamagitan ng apoy. Yung luklukan kung saan dumadaan yung apoy ay hindi daanan ng mga Kristiyano, kundi yung apoy ay dadaan sa buhay ng mga Kristiyano. Yung kahoy, dayami at pinagapasan ay masusunog, ngunit yung ginto, pilak at mahalagang bato ay mananatili. Tingnan natin nga po ulit dun sa Proverbs chapter 24 verse 3. Tinatala dito kung paano nga ba ang Kristiyano sa kanilang buhay. Sa verse 3, sa pamagitan ng karunungan ay naitatayo ang bahay at naitatatag sa pamagitan ng kaunawan. Sa kawikaan, sa pamagitan ng karunungan, sa pamagitan ng kaunawan. Bakit ito sinabi ng Biblia? Tumutukoy ito kay Jesus. Ang katotohanan ng karunungan at pagkaunawa ay si Jesus. Kaya nga dun sa Isaías chapter 9 verse 6 sinasabing, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balik at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-manghang taga payo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Ipinanganak ang isang bata. Sino po siya? Kamangha-manghang tagapayo, ang lahat ng karunungan ay nakay Jesus. Kaya't kapag ang tao ay nagtatayo ng bahay, dapat niya itong gawin sa pamagitan ni Jesus. Kung paanong meron ang lahat ng bagay para sa ating laman, sa mundong ito, ang Biblia ay meron ng lahat ng kinakailangan para sa ating buhay Kristiyano. Kaya't kapag nagtatayo ng bahay, kung wala tayong karunungan at pangunawa sa ating buhay Kristiyano, ay walang kabuluhan. Kung gayon, kung paanong ang lahat ng bagay na kailangan natin ay nasa mundo, ang lahat ng bagay na nakay Jesus sa Biblia. Kaya't kailangan natin itong hukayin at dapat natin magtayo ng espiritual na bahay ng mabuti. Buksan natin dun sa Aklat ng Job. Doon po sa Aklat ng Job, makikita natin ito sa chapter 28. Job chapter 28 verse 1. Tunay na para sa pilak ay may minahan. At sa ginto ay may dakong dalisayan, ang bakal ay kinukuha sa lupa, at sa tinunaw na mahalagang bato, ang tanso ay nagmumula. Doon sa Job chapter 28 verse 12, ngunit saan matatagpuan ang karunungan at saan kinaroroonan ang kaunawaan? Ang talagang mahalagang bagay sa ating buhay Kristiyano ay ang karunungan at kaunawaan. Kung paanong nakakakuha ng maraming bagay kapag hinuhukay natin ang lupa, sinasabi ng Biblia, ngunit saan matatagpuan ang karunungan, saan kinaroroonan ang kaunawaan?
Doon sa verse 13, hindi nalalaman ng tao ang daan patungo roon at hindi nasusumpungan sa lupain ng mga buhay. Ang Job chapter 28 ay tinuturuan tayo ng mahalagang bagay. Ang Biblia ay tinuturuan tayo ng mga paraan kung paano matatagpuan ang karunungan. Kaya ano yung dapat nating gawin? Una, dapat nating malaman paano kumuha ng karunungan. Doon sa Job 28 verse 1 hanggang 2, tunay na para sa pilak ay may minahan at sa ginto ay may dakong dalisayan. Ang bakal ay kinukuha sa lupa at sa tinunaw na mahalagang bato ang tanso ay nagmumula. Dapat tayong pumunta sa minahan ng pilak kung nais natin ng pilak. Pumunta sa minahan ng ginto kung nais natin ng ginto. Pumunta tayo sa minahan ng bakal kung nais natin ng bakal. At kung tanso, dapat tayong pumunta sa minahan ng tanso. Gayun din, dapat tayong kumuha ng karunungan. Kung gayon, saan tayo dapat kumuha ng karunungan? Noon sa aming bahay, merong minahan ng karbon. Ang aking ama ay matagal na panahon na po ay nakakalipas, pero yung negosyo ng aking ama ay nasira. Dahil upang makakuha ng karbon, dapat itong hukayin sa direksyon kung saan mayroong karbon. Kahit na naghukay ang aking ama ng maraming kuweba, ngunit doon ay walang karbon. Kaya nasira yung bahay namin at naging mahirap. Paano tayo makakakuha ng karbon? Dapat tayong maghukay kung saan mayroong karbon. Tama po ba? Kung gusto natin magkaroon ng karunungan, dapat nating malaman ang tamang direksyon. Saan dapat tayo kumuha ng karunungan? Makakakuha ba tayo ng karunungan kung mag-aaral tayo ng mabuti sa mundong ito? Sinasabi doon sa 1 Corinto chapter 1 verse 20, nasaan ang taong marunong? Nasaan ang eskriba? Nasaan ang biyas ang makikipagtalo ng panahon ito? Hindi ba't si ginawa ng Diyos na kahangalan ang karunungan ng sanlibutan? Makakakuha ba tayo ng karunungan kung mabuti tayong magbabasa ng aklat? Hindi. Hindi ganito. Saan nagmumula ang tunay na karunungan? Saan natin makukuha ang tunay na karunungan na hindi natin maipagpapalit ng ginto at talagang napakamahal? Nasaan siya? Una, yung karunungan na niya kay Hesus Kristo. Kaya't dapat ay nasa tama tayong direksyon. Kung tayo ay pumupunta sa direksyon ng minahan ng ginto para sa ginto, tayo rin ay makakakuha ng tunay na karunungan kay Hesus. Lagyan po natin ito ng tanda. Tignan po natin sa Colossians chapter 2 verse 3. Lagyan po natin ng tanda at punta tayo sa Colossians chapter 2 verse 3. Colossians chapter 2 verse 3. Verse 3. Na sa kanya nakatagpo ang lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. Si Jesus ay hindi bahagi ng karunungan at kaunawan, ngunit sa kanya ay maraming nahatagpo ng mga kayamanan at karunungan. Kaya't una, dapat tayong magtungo kay Jesus dahil siya mismo ang karunungan. Ang lahat ng karunungan ay na kay Jesus. At nang tayo ay nagtungo kay Jesus, ay mayroong karunungan ng kaligtasan, katubusan at walang hanggang katubusan. Pag tayo ay na kay Jesus, tayo ay mayroong karunungan upang lumago sa pananampalataya at maaring makakuha ng lahat ng karunungan para sa ating buhay. Dapat tayong magtuon sa Biblia kung saan naroon ang karunungan. Mayroong karunungan sa Biblia. Mayroon pong karunungan sa Biblia. Buksan po natin sa mga awit 119 verse 24. Verse 24. Awit 119 verse 24. Aking kasiyahan ang iyong mga patotoo, ang mga iyon ay aking mga tagapayo. Sa verse 97 hanggang 100. Verse 97 hanggang 100.
O mahal na mahal ko ang iyong kautusan, ito'y siya kong binubulay-bulay buong araw. Ginawa akong higit na marunong kaysa aking mga kaaway na mga utos mo, sapagkat ito'y laging kasama ko. Ako'y may higit na pangunawa kaysa lahat ng aking mga guro, sapagkat aking binubulay-bulay ang iyong mga patotoo. Ako'y nakakaunawa ng higit kaysa nakakatanda, sapagkat aking iniingatan ang iyong mga salita. Tignan din natin, 103, verse 103, napakatamis ang iyong mga salita sa panlasa ko, higit na matamis kaysa pulot sa bibig ko. Una, dapat tayong pumunta sa minahan ng ginto para sa ginto at sa minahan ng pilak para sa pilak. Kailangan natin ng karunungan upang makapagtayo ng bahay ng pananampalataya ng mabuti para sa ating buhay Kristiyano. Saan nagmumula ang karunungan? Ang lahat ng ito ay kay Hesukristo. Dapat tayong magtungo sa Biblia dahil ang lahat ng ito ay nasa Biblia. Gayunpaman, tingnan natin, kahit na mayroong minahan ng ginto para sa ginto, kung hindi natin ito kukain, hindi ito mapapa sa atin. Ang lahat ng ito ay na kay Jesus, nasa Biblia, ngunit kung wala tayong puso upang hanapin ito, hindi ito magiging atin. Ang ibang mga tao ay nasa harapan ni Jesus, ngunit ang kanilang puso ay hindi naghahanap. Sila ay walang puso na naghahanap kahit na sila ay nasa harapan ng Biblia. Kung gayon, iyon ay hindi nagiging kanila. Sa katunayan, napapakinggan natin ito, Lord's Day Sermon, Wednesday Sermon. Dapat tayo nagkakaroon ng pagsusulit. Dapat tayong nagre-review ng maigi at panatilihin ang salita sa ating puso. Dapat itong maging sa atin. Ngunit kung hindi natin ito sinusunod, wala tayong kalakasan. Hindi natin ito nakukuha. Bumalik tayo dun sa Job chapter 28. Ang talatang ito ay nagpapakita sa atin kung paanong paraan dapat saliksikin ang karunungan. Verse 3 hanggang 4. Ang tao ay naglalagay ng wakas sa kadiliman at hinahanap hanggang sa pinakamalayong hangganan ang mga bato sa kalungkutan at pusikit ng kadiliman. Sila ay nagbubukas ng lagusan sa libis na malayo na tinatahanan ng mga tao. Sila ay nalimutan ng mga manlalakbay, sila ay nakabitin na malayo sa mga tao, sila ay umuugoy na paruot parito. Para makakuha ng ginto at pilak, ang ibang mga tao ay pumupunta sa malayo kagaya ng lagusan sa libis para sa ginto, gaya ng sinasabi doon sa verse 4. At dahil ito ay nakabaon sa lupa, kumukuha tayo ng ginto sa pamagitan ng paggawa ng hukay. Sila ay nalilimutan ng mga manlalakbay, sila ay nakabitin na malayo sa mga tao, sila ay umuugoy na paruot parito. Sinasabi ng Biblia, bumaba gamit ang lubid at talagang nahihirapan. Upang makakuha ng ginto o pilak, pumupunta ka ng ganito kalayo. Ito ay investment ng oras at mga materyales na bagay. Ano ang dapat nating gawin upang makakuha ng espiritual na karunungan? Dapat tayong mag-invest ng oras at materyales na bagay. Sila ay nagbubukas ng lagusan sa libis na malayo sa tinatahanan ng mga tao. Ang mga Israelita ay umaahon sa Jerusalem 3 beses sa isang taon upang makakuha ng tunay na karunungan. Ako'y natuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo na sa bahay ng Panginoon. Umaahon sila ng 3 beses sa isang taon. Gayunpaman, ang daan ay napakahaba para sa ibang mga tao. Ang dahilan kung bakit sila nagtitipon ng ganito ay upang purihin ang Diyos at upang masagot ang kanilang mga tanong tungkol sa buhay pananampalataya. Kaya't kahit na ito ay mahabang paglalakbay, sila'y umaahon sa Jerusalem. Umaahon sila sa bahay ng Panginoon kahit ito ay malayo. Pumupunta sila. Kanilang natututunan ang tunay na karunungan doon. Ako'y natuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo na sa bahay ng Panginoon. Awit 122 verse 1. Yung reyna ng Sheba, siya'y naglakbay ng 1,500 kilometers mula sa Ethiopia. Ito'y mula Ethiopia hanggang Jerusalem upang makita si Haring Solomon. Bakit siya pumunta kahit malayo?
Siya ay naglakbay ng napakalayong distansya upang masagot ang kanyang mahalagang katanungan sa buhay. Ang matalinong tao ay nanggaling sa Persya upang makita si Jesus, na maaring inabot ng ilang buwan ang paglalakbay. Sila ay naglakbay sa malayong distansya upang purihin si Jesus. Tayo ay pumupunta sa summer retreat. Ano yung dahilan kung bakit tayo pumupunta ng summer retreat? Natututunan natin ang salita ng Diyos sa pamagitan ng summer retreat at nakakakuha ng espiritual na karunungan sa pamagitan ng fellowship sa ating mga brothers and sisters. Maaring wala nang hindi makakapunta dahil sa mga distansya ay napakalayo. Doon po sa Mongolia. Ang ibang mga tao ay inaabot ng 50 hours para makarating sa retreat. Sa Russia, inaabot ng 3 araw sa pamagitan ng tren mula sa Vladikavkaz hanggang doon sa Moscow. Naglalakbay sila ng malayong distansya para makadalo sa retreat. Gaano katagal ang nilalakbay natin para makadalo sa summer retreat? Para sa atin, ito'y malapit lamang. Dito, sila'y nakabintin na malayo sa mga tao. Sila'y nagtutungo sa malayong lugar upang kumuha ng ginto at pilak. Ngunit gaano pagsiksikapan ang ginagawa natin upang makakuha ng mga espiritual na bagay? Ang ating pagsikapan ay kinakailangan. Yung ating pagsisikap, kailangan po ito. Kaya nga doon sa verse 4, sila'y nagbubukas ng lagusan sa libis na malayo sa tinatahanan ng mga tao. Sila'y nalimutan ng mga manlalakbay. Maaring ang ating pananampalataya ay mababaw pa. Dapat tayong matanim ng malalim sa fellowship. Dapat nating basahin ang Biblia ng mas malalim. Kung kayo ay naliligaw, basahin ninyo yung Genesis chapter 1. Kung marami kayong kahirapan, basahin ninyo yung Job mula sa chapter 1. At kung ikaw ay natutulog sa iyong pananampalataya, bahasahin mo yung pahayag mula sa chapter 1. Sila'y nagbubukas ng lagusan sa libis. Dapat tayong mag-invest ng sapat na oras para sa ating buhay pananampalataya. Kayo ay gumugugol ng maraming oras para sa entertainment. Ngunit kayo ay napakakuripot sa pagbibigay ng oras para sa pagbabasa ng Biblia. Kung ganon, paano tayo makakapamuhay ng buhay pananampalataya ng maayos? Kung pupunta tayo sa malalim, marami tayong makikita na hindi pa alam ng sanlibutan. Nasa kanya'y nakatagpo ang lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. Ang kayamanan at karunungan ay nakatagpo kay Kristo. Dahil ito ay nakatagpo, dapat nating gawin ang ating lahat ng makakaya upang mahanap ito. Kung hindi, hindi natin ito makukuha. Ito ay dahil nang tayo ay maligtas, tayo ay naghahanap ng ating buong puso. At pagkatapos nating maligtas, kapag naghahanap tayo ng ating buong puso, maunawaan natin ang kalooban ng Biblia. Tingnan natin dun sa verse 9. Inilagay ng mga tao ang kanyang kamay sa batong kiskisan at binabaliktad sa mga ugat ang mga kabundukan. Sa gitna ng mga batoy, gumagawa siya ng daluyan at nakikita ng kanyang mata ang bawat mahalagang bagay. Dito, inilalagay ng tao ang kanyang kamay sa batong kiskisan. Kinakailangan ng matinding pagsisikap para magawa ang batong kiskisan. Binabaliktad sa mga ugat ang mga kabundukan. Sa gitna ng mga batoy, gumagawa siya ng daluyan at nakikita ng kanyang mata ang bawat mahalagang bagay. Dito ay may mga taong talagang nagsisikap siya na dahil mayroon siyang matinding pagnanais. Kaya natuklasan niya yung maraming bagay na hindi alam ng iba. Kailangan din natin ng ganitong pagsisikap. Kung gusto nating matamo ang espiritual na karunungan habang nabubuhay sa ating buhay pananampalataya, ay dapat nating nasain sa ating puso. Sa gayon ay maunawaan natin ng paisa-isa yung nakatagong katotohanan. Mailan na dumadalo na ng church sa loob ng 10 taon pero wala pa rin alam. Hindi ko alam kung bakit gayon. Hindi sila nakakaunawa malibang makapasok ang puso at kaluluwa niya sa buhay pananampalataya. Dapat nating maunawaan ang espiritual na karunungan paisa-isa sa tulong ng Panginoon. Kaya, upang makapagtayo tayo ng maayos na bahay, kailangan natin yung karunungan ng Diyos. Kailangan natin yung karunungan ng Diyos.
Ngayon, tingnan po natin ulit sa Kawikaan chapter 24, verse 3. Kawikaan chapter 24, verse 3. Verse 3, sa pamagitan ng karunungan ay naitatayo ang bahay at naitatatag sa pamagitan ng kaunawaan, napupuno ang mga silid sa pamagitan ng kaalaman at ang lahat ng mahalaga at kaaya-ayang kayamanan. Gaano nga kaganda ng bahay na puno ng mga hiyas? Kaya kailangan nating itayo ang ating bahay gamit ang ganito, pilak at mga hiyas. Kaya ano ba yung ginto? Sinabi dun sa 1 Pedro chapter 1 na ang ginto ay ang pananampalataya. Ito ang pananampalataya kung saan tayo naligtas. Tumatayong matatag sa pamamagitan ng pananampalataya, pinagtatagumpayan ang mga pagsubok sa pamamagitan ng pananampalataya at nabubuhay na pinanghahawakan ang salita. Ito ang tunay na ginto. Ito ay mananatini habang dumadaan tayo sa apoy. Kaya nga, napakahalaga na lumago tayo sa pananampalataya. Ang iyong pananampalataya ay dapat na patuloy na lumago. At sinasabi ng Biblia sa 1 Pedro chapter 1 na ang pilak ay tumutukoy sa dugo ni Jesus. Nalalaman ninyo kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Sa Biblia, ang pilak ay karaniwang naglalarawan sa dugo, kaya bilang resulta, ang nananatili ay ang maliwanag nating naunawaan ang kahulugan ng dugo ng Panginoon at ang lahat ng ipinapamuhay natin para sa Ebanghelyo ay hindi matutupok. Ano man ang ginagawa natin at pakikibahagi natin para sa Ebanghelyo ay mananatili. At sinasabi ng Biblia na ang hiyas, ito ay si Jesus. Tingnan natin sa 1 Pedro chapter 2. Verse 24. Lumapit kayo sa kanya na isang batong buhay, bagamat itinakwil ng mga tao, gayon may pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos. Pumarito si Jesus sa mundo sa napakahamak na katayuan. Kaya iniisip ng mga tao na si Jesus ay walang kabuluhang bato at tinalikuran siya. Ngunit ang totoo, si Jesus ay isang hiyas, siya ay isang batong buhay. Kaya nga yung mga taong nakakabit kay Jesus ay nagiging buhay na bato mula sa pagiging patay na bato. Ang mga taong ligtas ay mga batong buhay. Maaring mukha silang hamak, ngunit sila ay mga hiyas. Kaya dapat nating itayo ang ating mga bahay gamit ang ginto, pilak at mahalagang bato. Lahat ng ipinapamuhay natin para sa Panginoon ay pagtatayo ng bahay gamit ang mahalagang hiyas. Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa mga banal. Kaya ang paglingkuran ang ating kapatid ay gaya ng pagtayo ng bahay gamit ang mahalagang hiyas. Ito ay sinasabi niya na itayo ang bahay sa pamagitan ng karunungan sa Kawikaan 24:4. Sinabi niya na napakahalagang bagay nito. Sa Kawikaan, chapter 24, verse 4. Napupuno ang mga silid sa pamagitan ng kaalaman ng lahat ng mahalaga at kaaya-ayang kayamanan. Lahat ng mahalaga at kaaya-ayang kayamanan. Ano po ito? Ano ba yung mahalaga at kaaya-ayang mga kayamanan na nakikita ng Diyos? Si Jesus ay isa ring kayamanan at ang mga tunay na ligtas ay mga kayamanan rin. Subalit walang kayamanan na higit na mahalaga kaysa kaluluwa. Kaya kapag pinag-aaralan natin ang Biblia, maunawaan natin na ang kaluluwa ng isang tao ay higit na mahalaga kaysa sa lahat ng mga bagay sa mundong ito. At ang kaluluwang ito ay ang tunay na kayamanan. Kaya ang taong nagliligtas ng kaluluwa ay ang taong matalino. Kaya nga dun sa Kawikaan chapter 24 verse 11, sa verse 11 hanggang 12,
Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Kung iyong sinasabi narito, hindi namin ito nalalaman, hindi ba niya alam sa mga puso'y tumitimbang at siyang nagbabantay sa iyong puso, hindi ba niya nalalaman at ang bawat tao ayon sa gawa niya ay di man niya gagantihan? Sinabi ni William Booth na ang Kristiyano ay nabubuhay upang magligtas ng mga tao. Ang mga Kristiyano ay nabubuhay upang magligtas ng mga tao. Opo, totoo ito. At sino ang tunay na matalino? Ang mga pantas ay magniningning ng tulad sa kaningningan ng langit at ang nagpabalik ng marami sa katuwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Ang nagpabalik ng marami sa katuwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Dito ay dapat tayong magtayo ng ating mga bagay, ng ating mga bahay sa pamagitan ng karunungan. Kung gayon, ano ang tunay na karunungan? Ang tunay na karunungan ay nangangahulugan na kilala natin si Jesus. Paano makakapagtayo ng bahay ang taong nakakakilala kay Jesus? Tinitipo natin ang mga ligaw na kaluluwa sa silid. Mga kaluluwa! Bagamat mayroong pagdurusa, gayon man, ang pinakamabuting bagay ay ang magligtas ng mga tao. Noon, may aksidenteng nangyari kung saan 33 na manggagawa sa minahan ang nahulog sa ilalim ng lupa na may lalim na 622 meters. Naligtas sila pagkalipas ng 69 days. Gaano kaya sila kasaya ng oras na iyon? Ang pagsagip ay napakahalaga sa mundong ito. Gaano nga kahalaga ang magligtas mula sa bingit ng kamatayan? Si Schindler, siya ay napakayamang tao. Ginugol niya yung marami niyang mga pera sa kasamaan. Subalit, nang makita niyang pinagpapatay ang mga Hudyo, iniligtas niya ang mahigit na 1,100 na mga Hudyo. Kaya ito ay napakadakila at napakahalaga na magligtas ng mga tao. Ngunit sa Kawikaan 24, iligtas mo silang dinadala sa kamatayan. Anong uri ba ito ng kamatayan? Ito yung ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Tingnan po natin sa Kawikaan 7. Kawikaan chapter 7, verse 27. Daang patungo sa Sheol ang kanyang bahay, pababa sa mga silid ng kamatayan. Dito, daang patungo sa Sheol ang kanyang bahay. Ito ay daang patungo sa impyerno, pababa sa mga silid ng kamatayan. Ito naman ay tumutukoy sa ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Dito ay may salitang kamatayan ng paulit-ulit. Ibig sabihin nito ay impyerno, kaya pababa sa mga silid ng kamatayan. Kapag binasa natin ang verse na ito, maaaring naiisip ng ilan ay mayroong silid kung saan ang bawat isang tao ay hindi ligtas, ay magdurusa. Dahil sa mga silid, ito ay plural. Kaya iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. At meron ding kwento patungkol sa taong mayaman at kay Lazaro. Ang mayaman ay agad na napunta sa impyerno nang siya ay namatay. Ngunit agad namang napunta sa paraiso si Lazaro. Ang Diyos ay hindi kailanman nagsisinungaling. Kapag sinabi ng Diyos na mahal kita, talagang mahal niya tayo. Tutulungan kita, talagang tutulungan niya tayo. At ang mga taong hindi ligtas ay pupunta sa ikalawang kamatayan sa lawa ng apoy. Opo, totoo talaga ito. Meron talagang mga tao na pupunta sa kamatayan. Kaya nga, iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Iligtas mo sila. Pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Sinabi ni William Booth, kapag ang isang Kristiyano ay nakababa sa impyerno at nakabisita doon, sino mang makapunta doon ay magiging evangelist. Kung makikita natin ang impyerno, lahat tayo ay magtutuon sa evangelism. Opo, totoo ito. Totoo na maliban na sila ay maligtas, sila ay bababa patungo sa impyerno. Kaya ang ligtas, iligtas mo sila doon. Ito yung pinakamahalaga.
Isang pastor ang biyumahe sa Kayantren at may nagtanong sa kanya, "Alam mo po ba yung tungkol doon sa pitong trompeta?" Kaya sinagot siya ng pastor, "Ilang anak ba meron ka?" Sumagot siya, "Meron akong pitong mga anak." Tinanong ulit siya ng pastor, "Buhay na gina ba sila?" Sumagot siya, "Wala akong ideya tungkol dyan." "Mahalaga ba ang pitong trompeta? Ang mga anak niya ay pupunta ngayon sa impyerno. Alin ba ang mas mahalaga? Ang iligtas sila ay higit na malaga kaysa malaman ng tungkol sa pitong trompeta. Tama po ba?" Kapag pag-aaralan natin ng eksakto ang Biblia, malalaman natin ang pinakamatalinong bagay, ang pagtotoo ng pansin sa pagliligtas ng bawat kaluluwa. Nang mabasa ko ang isinulat ng isang sulat, nakapagdala ako ng isa lang na espiritu sa kandungan ng Panginoon. Ito yung sulat niya. "Kahit na matagal nang mangingisda ang isang tao, mahalaga pa rin na makahuli siya ng malaking isda kahit na hindi niya magawang makahuli ng isda noon sa loob sa mahabang panahon. Kahit na maliit na bagay lamang ang magawa ng isang Kristiyano sa mundong ito, kapag nailigtas niya ang isang ligaw na kaluluwa, ay nagawa na niya ang pinakanakailang gawa sa mundong ito." Ano ba ang karunungan? Paano natin mapupuno ang ating tahanan ng mahalagang hiyas? Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Kung hindi natin maililigtas ang mga patungo sa kamatayan, ay hindi natin dapat isara ang pintuan ng langit. Tama po ba? "Ang mga taong nasa paligid ko ay dapat kong maligtas. Ang dahilan kung bakit kailangan nating magdaos ng summer retreat ay upang punuin ng mahalagang hiyas ang silid na ito ng Espiritu. Dapat nating gawin ang lahat nating makakaya ng ating buong puso upang iligtas ang maraming mga kaluluwa dahil ito ang kalooban ng Diyos. Ito ang pinakamatandinong pamumuhay." Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Kung iyong sinasabi, "Narito, hindi namin ito nalalaman, hindi ba ninyo alam? Ang sa mga puso'y tumitimbang at siyang nagbabantay sa iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? At ang bawat tao ayon sa gawa niya ay di ba niya gagantihan?" Dito, siyang nagbabantay sa iyong kaluluwa. Ibig sabihin nito ay ang Panginoon ang siyang nag-iingat sa mga taong ligtas. Sasabihin niya sa atin, "Naligtas ka na, pero ang mga taong nasa paligid mo ay papunta sa walang hanggang paghamak. Ayos lang ba sa iyo na hindi mo sila iligtas? Dapat natin silang iligtas, kaya dapat tayong gumastos para sa kanila." Ang suhol po ay hindi maganda, hindi po ba? Gayunpaman, dapat tayong gumamit ng pera para sa evangelism. Ang kaloob ng tao ay nagbubukas ng daan sa kanya at dinadala siya sa harap ng mga taong dakila. Kinakailangan ng mag-invest para magamit ang pera at oras para sa mga ligaw na kaluluwa upang higit silang matapang na maligtas. Kung dadalhin natin sila sa retreat center, maaaring magbago ang kanilang pag-iisip. Sa gayon, ay maaari silang maligtas. Kaya kailangan natin ng puso na higit na nagnanais para sila maligtas. Dapat na at gawin natin ito. Kapag tumayo tayo sa harapan ng hukuman ni Kristo para sa mga Kristiyano, kapag dumaan sa atin ang apoy, naligtas tayo at nakatanggap ng gantimpala. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, salamat po sa pagliligtas sa amin sa pamagitan ng iyong mahalagang dugo. Pakiusap, bigyan mo po kami ng nagnanais na puso na magligtas sa mga kaluluwa at ipaunawa mo nawa sa amin at ipaalam sa amin na ang pagliligtas sa mga kaluluwa ay napakahalaga at importante. Kumilos ka po nawa sa amin upang madala namin ang mahal naming mga pamilya, kamag-anak at kapitbahay patungo sa kandungan ng Panginoon. Pakiusap, samahan mo po kami at tulungan kami sa aming summer retreat. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesu Cristo, ito ay aming dalangin. Amen.